Magandang umaga po sa inyong lahat. Medyo madilim pa po ang paligid pero andito na po ako sa tapat ng St. Anthony de Padua Parish Church, Iriga City. Medyo maulan ang kalagayan ng panahon. Pero ngayon po ay umpisa ng Holy Week, Linggo ng Palaspas or Palm Sunday. Kaya eto, marami na po yung nagbebenta ng palaspas na kahelera. Ayan, magaganda. Makukulay na ribbons ang nakalagay. May kulay yellow, red, blue, white, at syempre yung kulay pink. Depende na lang po sa inyo kung ano ang inyong pipiliing kulay. Ang mga presyo nito, karamihan po ay 20 pesos. May 25, lalo na po yung may candle na po na nakalagay sa palaspas. Dito sa dulo, may nakapwesto na kakanin, may inumin. Dito naman sa kabilang side, may mga palaspas, mas madami ata dito sa kabilang side. Ayan, ito talaga yung karamihang ibinebenta pag Palm Sunday para ipabless mamaya. At ito po yung panata, ito yung paniniwala ng Roman Catholic. Kaya pag ganitong araw, marami talaga yung bumibili po ng palaspas. Marami yung nakapwesto dito, papunta po ng church. At ito, may palaspas na walang decoration. Nasa inyo na po kung lagyan nyo po ang palaspas. Ito, dahon siya ng nyog. May mga bumibili rin po nito kasi maganda rin siyang tingnan. Pero pakiramdam ko, yung gumawa nito matyaga talaga. Pero mas marami po yung bumibili ng ganitong klase. Ito talaga yung karamihang dinadala sa bahay, yung mga blessed na palaspas. Mamaya pa po ang pagbindisyon. Dito na po ako sa tapat. Dito na ako sa main gate or entrance ng parish. May nagbebenta pa rin. 20 pesos lang daw. Ayan, marhay na katoliko, marhay na syudadano. Salitang Bicol po yan. Sabi ng babae, 20 pesos lang. Pero sabi ko naman, nakabili na ako kahapon kasi Sabado pa lang meron na pong nagbebenta ng palaspas. Pero mas marami ngayon kasi Palm Sunday nga. Dito na po ako sa tapat mismo ng Parish Church. Eto talaga, marami na po yung nananampalataya dito. At sigurado ngayong Holy Week yung mga magbibisita iglesia. Meron dito for security mga pulis. Ayan po sila. Meron namang mga tauhan ng church nagpapasunod ng health protocols. Dapat naka-face mask lahat ng pupunta mag-attend ng mass. At medyo kulang pa pala yung tao. Ito po yung naghihintay ng mass maya-maya mga 6 o'clock in the morning. At magkakaroon po ng pagbindisyon ng mga palaspas before the mass. And after ng misa, may pagbibindisyon. Dito na po ako mismo sa tapat ng simbahan. At eto, naghihintay na po yung lahat para po sa blessing ni Father ng mga palaspas. Meron pong misa na gagawin alas 6 ng umaga, pero bago yan, magkakaroon muna ng pagbindisyon nitong mga palaspas. Kaya kung inyo pong nakikita, andito lahat nakatayo, yung iba may mga karga pang anak, pero ang kanilang palaspas ay handa sa pagtanggap ng bindisyon mula po kay Father. Pag-uwi sa inyo, mga sa inyo, at walang mga 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 mga
siya ay nagbubuhay at sinagahalin sa kapanahonan at mga panahon. Pagbendisyon ng palaspas ay eto po, sumunod po yung isang misa dito sa loob mismo ng simbahan. Pagkatapos nga po ng isang oras na misa ay muli pong nagbendisyon ng mga palaspas si Father. Eto po yung mga hindi nakasama kanina bago mag-umpisa po yung misa dito sa loob. At ngayon, dito na mismo sa loob po ng simbahan, ginagawa ni Father yung pag-bless ng mga palaspas. Ayan, natapos na rin po yung blessing ng mga palaspas dito po sa loob mismo ng simbahan. Kung inyo po nakikita, andito pa rin po yung karamihan. Ang saya nila at blessed na po yung kanilang mga palaspas na iuwi sa kanilang bahay. Yung iba nagsa-selfie. At yung karamihan, andito pa po sa loob. At maya-maya ay sila sisiuwi. Dala po ang kanilang mga palaspas na may bendisyon. Ngayong linggo mga kaibigan ay panahon ng pagninilay. Magpasalamat tayo sa lahat po ng ating mga natatanggap. Humingi po tayo ng tawad sa ating mga kasalanan at tiyak tayo ay patatawarin.